Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon po ay ika-23 linggo sa ordinaryong kapanahunan at kababasa lang po natin sa Ebanghelyo. Bago po ako dumiretso sa Ebanghelyo, kahapon po ay pinagdiwang natin ang birthday ni Mama Mary at pinagdiwang din po namin ang 148th anniversary ng aming society. Society of the Divine Word o SBD. At sa taong pong ito, 2023, meron pong ginawang survey. Two surveys started 1963. So, exactly 60 years ago, they studied the top 11 male congregations. Number one before, 60 years ago, the Jesuits, followed by the Salesians, the Franciscans, and then Benedictines. SBD was number 9, 1963. In 2000, those who belong to top 11, 10 of them lost many members. There's only one male congregation that increased in number, and that was SBD, 2000. And last year, another after 22 years, again the same statistics. In the top 10 or top 11 male congregations in the world, there was a downward trend. All lost except one, again the SBD. So last year, from 9th in 1963, 7th in 2000, last year SBD became the top 6. So we are not into number game or competition, but we have to pray for more religious vocations. Kasama din po ang mga religious sisters. So our founder, St. Arnold Jansen, yung po ang statue ni St. Arnold, his love for Mama Mary, founding the society on the birthday of Mama Mary and the two other female congregations founded by St. Arnold Jansen, the Blue Sisters and the Pink Sisters, December 8, Feast or Solemnity of the Immaculate Conception. We also celebrated our family feast. It's a tradition. Mga ano po ito, mga yearly namin ginagawa. 78 seminarians, no? This is school year. Kaya, thank you for your prayers and thank you for your support. Now, we proceed. Medyo, I have to apologize, no? Tagalog pala ang misa ngayon. Anyway, ako nag-a-assign ako pang nakalimot, Tagalog nga pala. Anyway, so, ang patungkol po ito sa pagtutuwid. Ano mga nagkakamali. Eh, lahat naman po talaga tayo ay nagkakamali. No? Maging pari ka, maging madre ka, maski nga mga obispo kardinal, nagkakamali rin eh. So, anong mahalaga? The key is to acknowledge them, all our mistakes. Learn from them and then move on. At sabi dito, the real sin is ignoring mistakes or worse, seeking to hide them. Yung pinakamasakit na kamali ka na tinago mo pa, no? Nagsinungaling ka pa. Kaya gustong-gusto ko yung pamamaraan ni Kristo, tinatawag nating fraternal correction or brotherly or sisterly correction. Kaya pag nagkamali daw ho yung sa bahay, sa kasama natin, ang galing eh, tip number one, nagkamali yung kapatid, babae o lalaki, kayong dalawa lang kausapin mo, alam mo, yung ginawa mo, yung sinabi mo, mali. Pag sinabi, ay talaga, nakasakit pala ako, sorry. Ay di, ang sarap, di ba?
o kaya yung sabi ng mga kabataan, yung jowa mo, no? Ah, chinek mo, kung nagsisi, wow, ang ganda ng relationship, manunumbalik, eh kung hindi, ganun eh, no? Eh eto, nandoon ka sa step number 2. Pag hindi siya nakinig, o magsama ka pa ng isa, o dalawa, nadagdagan pa nga eh, isa mo pa tatlo, di ba? Parang hindi pa sapat yung isa, naging dalawa, tatlo. Oh, ito, witness to. Alam mo yung ginawa mo? Alam mo yung sinabi mo? Mali talaga eh. Ganun, ano? Oh, pagka nagsisi, ako, okay na naman. Manunumbalik na naman yung relationship. Eh, hindi. So, yun ka. Doon ka sa pangatlo. Eh, ano yung pangatlo? Nako, if he refuses to listen to them, nako, sabihin mo na sa simbahan. Isama mo ang nagbimisa ng 6 o'clock dito sa Shrine of Jesus. Diba? The divine word. Sinama nga, sinama. Ayaw pa rin. Sobra na to. Pet malu, sabi nga ng mga kabataan. Ang lupet. Ha? Sinama mo na. Kasama ang ating commentator, kasama mga readers, kasama mga lay ministers. O yeah, mga nandito yung mga laptop managers. Ano lahat natin, no? Ayaw pa rin. Medyo ano ako dito sa pang-apat eh. Parang ano, sumuko. If he refuses, if she refuses to listen even to the church, then treat him, treat her as you would a Gentile or a tax collector. Sa tingin ko, ano ito, hindi naman pagsuko. Another challenge, no? Kapag hindi, eh di, sige na nga, para na lang ituri mong pagano ito, parang tax collector ito. And then Jesus made the conclusion. So, hindi talaga pagsuko. Bakit? Ang ganda ng ending ni Jesus eh. Idaan mo sa dasal. Ayaw ng physical, ano? Idasal, ano? Oh, ito yung conclusion. Magsama ka ng dalawa, tatlo kayo, magdasal kayo, at pag nagdasal kayo, papakinggan kayo. What a conclusion! So sana nga po, pakisabi nga kung yung katabi mo, may problema ka ba sa isa sa ating kamag-anak? Sinabihan mo, humindi. O baka sa misang ito. Di ba? Ang ganda. Baka, o sige, kung ayaw pa rin ang dalawa, tatlo, tayo pong lahat na nandito simbahan. So, let's apply it. So, I invite you to close your eyes, bow your heads. Yung lahat pong nandito, alam ng Diyos, ang mga pighati, ang mga lahat ating dinadala. At talagang sana nga, ang bawat isa, aminin ang pagkakamali. Humingi ng kapatawaran, magsisi at gaganda ang relasyon sa loob ng tahanan, sa loob ng opisina, sa mga kapitbahay, sa bayan, sa bansa at sa buong mundo. Ipikit po natin ang ating mga mata, iyuko ang ating mga ulo at sama-sama po tayong manalangin. Tunay na nasa atin ang Diyos, hindi lamang tayo dalawa, hindi lamang tayo tatlo, tayo isang komunidad. Sama-sama na nanalangin upang igawad sa atin ng Diyos ano ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Amen.